Good day mga ka-sports natin dyan. PLDT, malaki ang pagbabago sa kanilang team. Kung noon ngang nakaraang reinforced conference ay nabigo nga silang makapasok sa Final Four at masakit ito para sa kanila dahil iniisip ng kanilang mga fans na nadaya nga sila ng referee or ng Akari dahil pinaburan nga ang nasabi nating Akari Chargers. Eto naman ngayon ang buwelta ng PLDT. Mas pinatatag at mas pinalakas nga ang PLDT ngayon at meron ngang mga nagbabalik at nabago na nga ng tuluyan ang kanilang magiging lineups dahil ito ay mas maganda na. Umalis man itong si Jules Samonte at lumipat na nga sa ibang team, nagpaalam na sa PLDT, subalit hindi naman ito maaapektuhan ang team ng PLDT. Dahil nga kasi mas lumakas pa sila ngayon dahil bumalik na ang kanilang mga star players na hindi nga noon nakapaglaro. At ngayong All-Filipino Conference, mukhang makakabawi na sila sa Akari Chargers. At kita natin, napuspusan na nga ang paghahanda ng PLDT sa nalalapit nga nilang laban. Ilang tulog na nga lang ay magsisimula na ang PVL All-Filipino Conference. Abahan na kayo, Akari players, dahil nagbabalik na ang malalakas na players ng PLDT. Ating kilalanin ang kanilang starting lineup, pero bago muna yan, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Akari Chargers, kayanin kaya ang lakas at bangis ng PLDT sa All-Filipino Conference. At eto na nga ang PLDT. Mukhang makakabawi na nga sila ngayong All-Filipino Conference. Eto na ang mas pinalakas nilang starting lineup. Unahin na nga natin dyan ang middle blocker, Majoy Baron. Si Baron ay isa sa mga pinakakilala natin na magaling na middle blocker sa ating bansa. At kita natin ang nakaraang reinforced conference, isa nga siya sa inilaban niya talaga ang team ng PLDT. Bagamat inalat lang nga sila or hindi nga maganda ang naging decision making ng nasabi nating pamunuan nga ng PVL at ibinigay nga ang puntos sa Akari, kung kaya ito nga si Majoy Baron ang isa sa mga talagang nasaktan. Kita natin na sobra talagang napaluha na lang itong si Majoy Baron dahil nga sa kanilang pagkatalo kontra sa Akari. Sapagkat feeling talaga ng mga PLDT ng time na yan ay sila dapat talaga ang nanalo. Ngayong All-Filipino Conference, abangan ninyo ang pagbawi ni Majoy Baron. Speaking sa pagbawi, eto naman ang kanyang katandem, walang iba kundi ang nagbabalik na. Sa Alas Pilipinas nga siya galing at makailan beses na rin siyang nagkaroon nga ng bronze medal. Walang iba kundi ang matangkad na si Del Palumata. Si Palumata ay kilala naman natin na isa sa mga pinakamatangkad rin na middle blocker pagdating nga dito sa ating bansa at isa nga rin siya sa medyo talagang masasabi natin na nag-improve na rin ang kanyang kagalingan. Noon nga ay madalas nga siyang sabihan pechay dahil nga tangkad lang raw ang meron. Pero eto na nga, alam nyo ba na si Del Palumata ay sobrang dami niya na rin nakamit na Best Middle Blocker Award. Pares lang sila ni Majoy Baron na magaling, kung kaya kita natin na malaki ang maitutulong talaga ni Palumata sa kanilang laban sa All-Filipino Conference. Lalo't nagkaroon na rin ng appearance itong si Palumata sa international. Marami siya doon natutunan at magagamit niya yan sa All-Filipino Conference na laban. Dumako naman tayo sa kanilang libero, Kat Arado. Sa kagalingan naman ni Kat Arado ay wala na tayong maka-question dyan. Kita naman natin sa kanyang appearance sa loob ng court, talagang inilalaban niya palagi ng husto ang kanilang team. At talagang buwis buhay nga itong si Kat Arado. Makuha niya lamang ang bola at mahihatid niya nga sa setter ng maganda.
At dahil kay Kat Arado, isa rin sa mga nasaktan noon sa pagkatalo nila sa Reinforced Conference, sure tayo na babawi yan si Kat Arado at magdodoble effort yan. Sa pagbabalik naman ni Savannah Davison, kabahan na talaga ang ibang team dito, lalo na ang Akari. Isang malaking threat talaga itong si Savannah sa kanyang pagbabalik. Kilala naman natin ang outside spiker na si Savannah ay super napakagaling nito at malakas. Medyo nagkaroon na nga siya ng minor injury pero sa kasalukuyan ay 100% okay na siya at magbabalik na nga siya sa loob ng court. Alam rin natin na palaban itong si Savannah at ayaw niya rin magpatalo at makakabawi na talaga sila ngayon conference sa Akari Chargers. Mas malakas sila ngayon kumpara sa Akari. Dumako naman tayo kay Erica Santos. Si Erica naman ay isa sa mga pinakapalaban rin natin na opposite hitter dito sa PLDT. Pero alam nyo ba na sa ngayon ay outside spiker na ang posisyon ni Erica Santos? Well, minsan naman talaga ay posisyon niya na yan. At kahit saan mo naman yan ilagay si Erica Santos ay kayang-kaya niya yan. Kilala natin na ayaw niya rin magpatalo pagdating sa loob ng court at isa rin siya sa mga inilalaban niya talaga ang kanyang team. Abangan na rin ninyo ang pagbawi ni Erica dahil isa nga rin siya sa mga nasaktan noon nang natalo sila ng Akari Chargers. At ngayon makakabawi na sila. Speaking sa makakabawi, nagbabalik naman ang isa sa mga pinakamalakas nila na katandem. Matagal nga rin siyang nawala. Pero sa kanyang pagbabalik, kabahan na ang ibang team dito. Walang iba kundi si Kim Kiana D. Si Kiana D ay opposite hitter na isa sa mga magaling at masasabi natin na di kalibre rin. Veterana na nga rin siya pagdating sa loob ng court. Nawala man siya ng matagal ng ilang conference at hindi siya nakapaglaro. Babawi naman ngayon itong si Kim Kiana D. At madalas na nga natin siyang makita na nagtitraining na. Actually, ng last month pa raw, okay na itong si Kim Kiana D. At handang-handa na nga siya ngayon sumabak pagdating sa loob ng court. At talagang palaban daw ang sabi natin si Kim Kiana D ngayon dahil na-miss niya maglaro ng volleyball. Dumako naman tayo sa setter, Angelica Alcantara. Wala nga kasi ngayon si D-Mac at wala rin ngayon si Kim Fajardo sapagkat nagpapagaling pa itong si Kim Fajardo at nagkaroon nga siya ng operasyon. Pero eto naman ang kanyangang katandem. Walang iba kundi si Alcantara nga. Huwag kayong mag-alala dahil si Angelica Alcantara magaling yan na setter. Nang collegiate career niya ay nagkaroon na yan ng Best Setter Award at kita natin na palaban yan. Hindi man siya noon masyado nagagamit sa loob ng court, ngayon ay mabibigyan na siya ng pagkakataon at alam ko naturuan na siya ng mga technique rin ni Kim Fajardo. Good luck na lang kay Angelica Alcantara dahil siya nga ngayon ang kasama sa first six lineup nga ng PLDT. O yan na nga mga ka-sports natin dyan, ang pangmalakasan na PLDT na lineup. Sa tingin nyo, makabawi na kaya sila sa Akari at magkaroon sila ng podium finish? Comment naman kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball.